Hi guys! Welcome back to my channel. And sa videong ito, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-book ng medical sa St. Luke's. How to book your medical examination at St. Luke's Medical Extension Clinic. Isi-search lang po natin dito ang St. Luke's Medical Extension Clinic. Ito po yung pangatlo. Click po natin yan. Nakikita niyo po yung logo ng St. Luke's. Yan po. St. Luke's Medical Center Extension Clinic. Click lang po natin yan. And ayan po yung mga announcement. So, basahin po natin yung mga announcement nila para alam po natin kung may pagbabago po ba sa kanila. Ayan po, basahin lang po yan natin. And then, kung papunta po tayo ng USA, so dito po tayo sa USA visa applicant. And kung sa Australian visa applicant, dito po tayo sa Australian or Canada, New Zealand, or South Korea visa and other country. Dito po yung other country kung saan country po kayo. Pero normally naman po, halos lahat po ng visa na for K-1 is from USA visa applicant. So, click lang po natin yung USA visa applicant. In makikita niyo po yung required documents. Ito po, click po natin yan. So, andito po tayo, nakikita niyo po yun, medical examination for USA visa applicants, required documents. So, dito niyo po makikita yung mga requirements na needed natin sa ating examination sa St. Luke's. So, read more po natin. Click po natin yung read more. Yan, makikita po natin dyan. Each applicant must present the following. A, medical examination appointment confirmation email from SLEC. So, after po natin mag-book, makaka-receive po tayo ng appointment confirmation sa ating email galing po sa St. Luke's. And then, valid passport, original, and photocopy of biographic data page. Yung atin pong passport ay ipo-photocopy po natin ito and magdadala lang po tayo ng isang copy. Use short bond paper, do not reduce or enlarge the image. Kung gagamit po tayo ng long bond paper, dapat po ay hindi po natin ito papalakihin or papaliitin yung size ng ating passport. Yung normal size lang po. And then, 4 pieces 2x2 visa photos. Prepare to US visa photo requirements for specifications. So, kung gusto nyo pong malaman kung anong klase yung picture na yon, just click this. US visa photo requirements. Pero ito lang naman po yung US visa size. So, hindi na po natin kailangan i-click yan. Yan lang po ay yung example ng photos. Kung nako-confuse po kayo, click nyo lang po itong US visa photo requirements. And next, vaccination records, original and 2 copies, including the COVID-19 vaccine certificate if vaccinated. So, kung meron po kayong vaccination card, is okay lang po. You don't need to get your vaccine certificate online. Kasi yung sa akin po ay, ginamit ko lang po ay yung aking vaccination card. And kung wala naman po kayong vaccination card or nawala, is pwede naman po kayo kumuha online ng vaccine certificate. Kung vaccinated po kayo, and kung hindi naman po kayo vaccinated, is okay lang kasi hindi naman po required na ngayon na magpa-vaccine bago tayo makapagpa-medical. So, i-explain na lang po natin kapag nagtanong sila. So,
Next is visa interview appointment letter. 1 photocopy po. Ito po yon, bago po tayo mag-online itong ating medical, uunahin po muna natin i-secure ang ating visa interview. Mag-book po muna tayo ng ating visa interview bago po tayo mag-book ng medical para po meron na po tayong visa interview appointment letter. So, mag-print lang po kayo ng isa. And then, letter with case number. Ito po yung case number, I mean welcome letter. Mag-ano po kayo nito, mag-print po kayo. 1 copy lang po ng ating case, ng ating welcome letter. And then, DS-260 or DS-160. Ito pong 260 ay sa spousal visa, yung mga kasal na po kayo and then nag-apply po kayo ng spousal visa. Kapag DS-160 naman po ay ito po yung sa fiancé. So, gagawa po tayo ng DS-160 pagkatapos po nating mag-set ng appointment sa interview. And then, all x-ray films if available. Kung nagpa-x-ray po dati kayo and meron po kayo nitong copy na 3 months ago, kailangan nyo po itong dalhin and should be have your complete name and date and clear po yung yung x-ray nyo. Pero kung wala naman po kayo, ay you don't need to bring. And then, accomplish COVID-19 health declaration form. Ito po ay hindi na po ito kailangan. Ito lang naman po ay yung form na lalagyan nyo lang ng check, para mga ganun lang. Hindi na po ito kailangan, so you don't need to bring this one. COVID-19 declaration form. So, yan lang po yung mga requirements, requirements sa K-1 visa applicant na magpapamedical. So, punta na po tayo sa schedule appointment. So, nakikita nyo po ito. Nasa USA visa applicant po tayo. Click lang po natin yung schedule an appointment. Ayan na. So, ilalagay nyo po dito ang inyong email address. Ilagay po natin ang ating email address. Then ito, I'm not a robot. And then, submit. Submit lang po natin. So, pag nakita niyo po itong, please check your email verification. Pupunta po tayo ng email natin. I-check po natin. Punta po tayo ng ating email. Po, nag-email sila sa akin. Iaano lang po natin ito. I-verify lang po natin. I-click lang po natin ito. Click here to verify your email. So, i-click po natin ito. Yan. Yan. So, mapupunta po tayo dito. I-click nyo po yung email nyo na marireceive sa inyong email address, yung active email address niyo. So, first name, ilalagay po natin yung ating first name. And then, last name. And then, your username. So, ilagay lang po natin yung username natin. So, ilagay lang po natin yung name natin dyan. Ito po ay example lang. Name po yung ilagay ko. Middle name. Ilalagay nyo po yung middle name nyo dyan. Wala po akong middle name. So, hindi po ako maglalagay. And date of birth, lalagay nyo lang po dyan ay 4. Wait lang, ilalagay po natin dyan. So, ayan na. 19 April 4, 1995. And then your email. And then, ilalagay natin yung password dito. Gagawa lang po kayo ng inyong password.
So, hindi na po natin ipapakita. Iba-blur po natin. I-blur ko na lang po, guys. And then, sign up. And then, i-click nyo po yon. And then, save nyo na po yon. And then, yes. Wait lang, guys. Ayan, ano lang natin. So, sign in. So, here, nandito na tayo. So, kapag nag-create na po kayo ng account nyo, mag-start na po tayo ng ating appointment. Nakita nyo po yung start individual appointment. Click lang po natin yan. Yan, lalabas na yung country kung saan po tayo. Kung saang destination po tayo pupunta. So, kung USA, click USA. Kung Canada, click Canada. And marami pa po dyang iba. So, normally sa USA po tayo. So, click natin yung USA. And ayan po yung mga instruction. And click po natin itong next. Ito na po. Makikita nyo na po yung mga available date na medical. So, yung green po ay available. And yung red naman po ay not available. So, let's pick date. For example, kukuha tayo ng 20. 20, anong oras po tayo kukuha in? I mean, anong oras po yung prepare natin sa ating pag-medical. So, let's example, umagang-umaga po tayo, 7, December 20, 7 a.m. in the morning. So, ang available slot po nila ay 24 slot. Napakarami mong slot. So, nakaselect na po tayo, December 20 and 7 a.m. So, i-next lang po natin. Next. Ayan na. Case number, ilalagay niyo po dito yung inyong case number. O, NVC case number, ilalagay niyo dyan yung, dito po yung NVC case number, ilalagay niyo po. And dito, so next is, i-confirm niyo lang po yung NVC number niyo na tinype sa una. And then, visa preference category. So, select nyo lang po, i-select nyo lang po dito ay ang K-1 visa. Hanapin nyo po dyan ang K-1 visa. Wait, nasan na ba yung K-1 visa? Ito, K-1 fiancé. So, i-select nyo po yan. And then, ilalagay nyo po dito yung interview date ninyo. Dito po, ilalagay nyo po dyan yung interview date nyo. Kasi po, kung nakapag-book na po kayo ng interview nyo sa US Embassy, ay ilalagay nyo po dito yung date ninyo, yung interview date nyo and interview source. So, sa interview source po, ang ilalagay nyo po ay US Embassy. Kung saan po tayo ng ating interview, kukuha ng interview. So, don't forget, ang interview source po ay US Embassy. Hindi ko na po ilalagay dito yung case number ko kasi tapos na po ako and madedetect po nila yan. Kaya it is just an example, guys, para alam nyo po kung ano yung mga ilalagay nyo dyan. And then, ilalagay nyo po dito ay last name. Ilalagay nyo po yung name nyo. Says Angeline and your first name dito. Sa first name, ilalagay nyo yung inyong
Ano pala, nagkamali pala ako. Ang ilalagay niyo po dito sa last name ay yung apelyido niyo. And dito sa first name ay yung pangalan niyo and middle name niyo. Maalam niyo naman po kung ano yung pagkakasunod-sunod. Last name, first name, and middle name. And dito ay ilalagay niyo po dyan kung may yung pangalan niyo po ay may junior or senior. Pero kung wala naman po, leave it blank. And date of birth po. Dito po, date of birth ilalagay niyo po. And gender, of course. Kung female po, female ang ilagay niyo. Kung male is male. And then, civil status po, kung single, select single, married, separated, divorced, annulled, widowed. So, select nyo lang dyan po kung ano po yung civil status nyo. And then, country or nationality. Of course, from Philippines tayo, so ilalagay natin ay ang Philippines. Yan. And then, birth. Place, ilalagay niyo po kung saan po tayo pinanganak, birthplace po, yung birth ng city. And then, country. So, kung anong country po, of course, Philippines ulit. Lalagay natin ang Philippines. Nasaan na yung Philippines na yan? Dito po sa country, kung saan po tayo pinanganak, ilalagay po natin ang Philippines. Kung saan po kayo pinanganak, guys, ay ilagay niyo po kung saan. Hindi ko ma... Ayun, ang Philippines. Ayun. And then, dito naman po, sa mother's maiden name, ilalagay niyo po yung mother name niyo. Kung ano po yung pangalan ng inyong nanay, yung last name po. And then, your mother first name. Let's say, Fernandita Manalo, like that. And then, kung meron pong middle name yung nanay nyo, ilagay nyo po sa middle name. And then, next po, for applicants currently living in the Philippines. So, ilalagay nyo po dito ang inyong address, building name and street address. Very basic lang po ito. Lagay nyo lang po dyan yung address nyo kung nasaan po kayo nakatira ngayon sa Pilipinas. Kung saan po kayo nakaka-receive ng mga email na sinisend sa inyo, yung may mga Lazada dyan, yun po yung ilagay nyo na address dito. Ito po ay for applicant currently living in the Philippines. And then, barangay po, ilagay nyo po yung barangay. And then, here, city town, ilagay nyo po kung saan kayo nakatira, yung city or town, ilagay nyo po dito. And then, province. Ilagay nyo rin po dito sa province kung nakatira po kayo sa, let's say, Batangas. So, yan po yung province nyo. And zip code po ng Batangas. Kung hindi nyo po alam ang zip code ng Batangas, yung inyong mga lugar, ay search nyo po yan sa Google at lalabas po kung ano po yung zip code ng inyong mga probinsya. Madali lang po yan hanapin sa Google. And next, for applicants currently living outside the Philippines. So, kung kayo po ay hindi nakatira sa Philippines ngayon, pero nag-apply po kayo ng K-1 visa, ay ilalagay niyo po dito yung inyong address. Pero kung nasa Pilipinas naman po kayo, ay leave niyo po itong blanco. Leave it blank. And then, your contact number here, contact number, ilalagay niyo po yung contact number. And then, dito po, percent country of residence. So, of course, ilalagay po natin dito ay ang Philippines pa rin. And then, prior country of residence. So, ito po ay ilalagay po natin ay kung saang bansa po tayo pupunta. Kung halimbawa po ay sa United States, tayo pupunta. United States, i-select po natin yan. Prior country of residence. Dito po ay yung present country of residence. Ito po ay kung nasan po tayo ngayon. Kung nasa Pilipinas pa po tayo,
ay ilagay po natin ay Philippines, and then yung prior country of residence ilagay po natin kung saan po yung pupuntahan nating bansa, kung taga saan po yung ating mga fiancé. And then dito na po sa passport information, ilalagay po natin yung ating passport number dito, yung ating complete passport number na makikita po natin yan sa ating passport. Sa taas po and sa baba ay nandun po. And issued by country, kung saan nyo po nakuha yung inyong passport, ilalagay nyo po. Siyempre sa Philippines po natin yung kinuha. So ilalagay po natin ay Philippines. And then, ilalagay nyo po kung kailan nyo nakuha itong inyong passport. Kung kailan, anong date na issued sa inyo ang inyong passport. And expiration date ng inyong passport, 10 years validity po, validity ng ating passport. So, ilalagay po natin ang date ng expiration dito. And then, additional questions. Have you been issued a U.S. tourist visa? Kung nagkaroon po kayo ng tourist visa dati or nag-applied, ilalagay niyo po ay yes, pero kung wala po ay just select no. And then, previous medical examination at SLEC. Kung mayroon po kayo dati, kung nagpa-medical na po kayo dati sa SLEC, and may record po kayo dyan, ay ilalagay niyo po dyan kung anong date kayo nagpa-medical and year dito. And then, date of previous x-ray. Kung nagpa-x-ray po kayo, ilalagay niyo rin po dito yung month and year naman dito. And ito na, petitioner information. So, ito po ay about na sa ating petitioner information. So, ilalagay niyo po yung full name ng inyong petitioner dito. Dito po sa line na ito. And then, is the petitioner still alive? Yes, ilalagay po natin ay yes, of course. Pero kung patay na po ay no. Siyempre, yes po kasi hindi na po natin magagawa yung medical kung patay na yon. And then, relationship. Ano po yung relationship ninyo sa petitioner? So, ilalagay niyo po dyan ay fiancé. Ilagay niyo po ay fiancé. Relationship to the petitioner is fiancé. And dito, US address, ilalagay niyo dyan po ang street address ni petitioner. And dito naman sa city ay yung city ni petitioner. And state, kung saan po nakatira yung inyong fiancé, kung Alaska, California, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana. Ilalagay niyo po dyan yung mga, yung state ng inyong fiancé. And of course, the postal code. Kung hindi niyo po alam yung postal code ng inyong mga fiancé, itanong niyo po sa fiancé niyo para malaman po natin. And contact number. Ilalagay niyo po yung contact number ng mga petitioner niyo dito. Yung complete contact number, US number po nila, and your petitioner email address. Dito po ilalagay po natin. And then, intended port of entry. Halimbawa po, yung atin pong port of entry, I mean, port of entry po natin, i-select po natin ay California. Kung saan po tayo magpo-port of entry, ay select po natin dito. Nandito po yung mga pagpipilian. And then, after nun, guys, ay i-review nyo, select review. And after nyo maklik ang review, free view, makikita nyo lahat ng pinilapan nyo doon. I-check nyo lang kung tama lahat. Pasensya na, guys. Medyo nadidighab na akong. I-check nyo kung lahat po ay tama. And then, submit. Nakikita nyo to, guys? Nakikita nyo ba itong ano?
May number, may ano po, may oras po ang pag-register sa St. Luke's. So, bilisan po natin. Nakikita niyo to, you only have 17 minutes and 40 seconds to finish registration. So, you better hurry up sa pag-fill up ng form na ito kasi may time out po sila. So, just preview niyo lang po, and kapag nakita niyo naman na tamang lahat ay i-submit niyo na po, and magte-text na po sa inyo ang SLEC, and makikita niyo po doon ang inyong confirmation email na nakapag-set na kayo ng inyong medical appointment sa St. Luke's. So, it's very easy lang po na mag-fill out ng, mag-book ng medical examination sa St. Luke's. Just follow lang po yung step na tinuro ko. Hindi ko na po nilagay dito yung mga information na about sa akin kasi just an example po, and kayo na po yung bahalang maglagay dyan. Tinuro ko lang po kung paano and ano po yung mga dapat ilagay. So that's all guys. Sana po ay may matutunan kayo sa video na ito. And if you have question about my video, just comment down below po para po masagot natin. Kung na-confuse po kayo, comment down below guys. And sasagutin natin yung inyong mga tanong. Bye! Don't forget to like this video and subscribe our channel.